Inatay ang 200 pamilya ang apektado ng sunog sa West Crames sa Quezon City pasado alas 5 kahapon. Ilan araw sa kanila sa kalye na nagpalipas na magdamag. Naroon ang ating kasamang si Oscar Oida. Oscar, kumusta na dyan? Yes, Maris, maswerte nga at hindi umulan sa buong Magdamag. Kung sakasakali, talagang mas kawawa ang inabot nito mga residente ng Barangay Bagong Lipunan na nabiktima ng sunog. Mangyari dito sila sa gilid ng kalsada, malamit lamang doon sa nasunog nila mga bahay, nagpalipas ng buong Magdamag. Yung iba nga sa kanila ay napilitang paggasay ng kanilang mga sarili sa mga pinagtagbitagbing karton, yung iba naman sa mga bangko na higa. At iba maswerte naman at nabiyayaan ng ilang mga tolda na maaari nila masilungan. Yung iba naman naglatag ng mga tents at doon na lamang nagpalipas ng gabi. Ang kagandahan lang nito, Maris, ano, lumabas yung tinatawag na bayanihan, yung ugaling Pinoy. At itong mga kapitbahay nila na hindi naman nasunugan ay tumulong sa kanila. May mga nagluto ng mga pagkain, may mga naglabas ng mga malilinis sa tubig na maiinom. At balita natin, meron din yung mga nanalong konsehal daw ang nagdala ng pagkain kagabi, particular lugaw, para nga dun sa mga nasunugan. Kanina maaga silang nagsipag-gising para nga balikan yung kanilang mga nasunog na bahay. Marahil baka sakali, may mga maisalba pa sila mga gamit na maaari pang mapakinabangan at para daw matignan kung ano mga kakailangan nila para muli nilang maitayo yung kanilang mga nasunog na bahay. Sa pagtansya ng mga investigador, Maris, aabot sa 8 milyon yung kabuong halagang ng pinsala ng nangyaring sunog. Ang naapektuhan nito ay tinatayang 50 kabahayan at 200 pamilya. Ayon yan sa initial na report ng Bureau of Fire Protection. Sa mga sandali ito, bagamat hindi pa natitiyak yung sanhi ng sunog, Maris, lumalabas sa initial na pagsisiyasa at base na rin sa mga ilang mga taga rito na maaaring may kinalaman sa elektrikal ang sanhi ng sunog. Maris? Maraming salamat, Oscar Oida.